ang kalamidad na to nagdulot ng damage no sa ating mga buildings, mga kalsada, classrooms, mga bahay, kasama na yung power plant natin dito sa Ormoc. Pero more than that, ang damage talaga na dinulot dito yung damage na dinala niya sa katauhan ng dito sa Ormoc at sa Kananga especially. Gumaganyan-ganyan eh, parang umaalon eh, talagang gumaganyan talaga eh. Hirap talaga, sir. Kala namin, di ko na nga akala ko nga mamamatay na ako nun eh. Yun, para kang sini. Alam mo yung bigas na sa bilaong ginaganon-ganon ka eh. Malapas talaga. Makikita ko nga yung nung tumakbo ako kasi malapit na kami sa iyo eh. Kita ko yung kalsada, parang umuusok. Di man ko kagwanta mo, kita sa akong anak ko kung sa porma niya ba. Sa pagkakitabo niya, padyag ko mga ito, mga istorestura na lang ang akong mabatian. Na ang akong anak, nagluhod ay dito sa Ilaw sa iya sa nakadatog niya dito ding bata sa Ilaw iya daing giluwas ang bata. Nung Yolanda, Mr. President, pumunta kayo dito sa Leyte, isa kayo sa maraming tumulong sa amin. Ang pagdating nyo dito, hindi lang relief ang nadala mo dito kundi ang pag-asa ng mga tao. Nakakuha kami ng pag-asa na lumaban at makasurvive. Ngayon ko lang siya nakita sa personal eh. Masaya kami at hindi ko alam kung paano ko mapasalamatan si President. Kahit malungkot kami sa nangyari, nakita namin kayo, naging masaya ulit kami. Maraming kami tulong sa amin. Salamat. Mr. President, we are thankful and hopeful. We are very happy and glad that you're here with us this afternoon. We have problems here na sana itong mga problema natin ay matugunan. Nakagaan-gaan sa among paminaw nga naakakaroon ni Duyog Sad sa among kalisod. So again, thank you very much. Ngayon ho, meron ho ditong nasirang terminal, Mr. President. Punit yung bubong, sira. Hindi ho kasama sa earthquake yon. Yun ho iniwan ng Yolanda sa Ormoc. Hanggang ngayon, hindi pa ginagawa. Isasama na rin ho natin gagawin yan, Mr. President. So I thank you, Mr. President, for your compassion and your quick action. It matters so very much to us. And your, like I mentioned on Monday, your presence and your quick action has brought us a great measure of comfort. So thank you, sir, for being the president that we have now. Thank you. Sigurado ako na through this visit, ang mga tao dito sa Leyte, lalo na dito sa Ormoc and Kananga, ay sana makakuha din ang lakas no, para lumaban. Lumaban at bumalik sa normal na buhay. Very, very frank with you. Nobody can foretell a disaster. That's why in the insurance business, disasters are called or categorized an act of God.